Masasabi mo bang tunay kang malaya? Mapayapang araw ng Miyerkules, ikalimang linggo ng Kuwaresma. Papuri at pasalamat sa Panginoong Diyos ng katotohanan. Madalas nating marinig, "The truth will set you free." Pero ilan ba sa atin ang natatakot na harapin ang katotohanan? Kaya minabuti nating mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari at pagpapanggap upang pagtakpan ang katotohanan. Kapanalig, kapag namumuhay tayo ng ganito, hindi tayo tunay na malaya. Dahil alipin tayo ng pangamba na baka bukas o makalawa, lalabas din ang katotohanan. At hindi natin alam kung paanong haharapin ang resultang dulot nito. Kaya sikapin nating magpakatotoo sa tulong ng Diyos. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul. Pakinggan na natin ang umiinit na diskurso sa pagitan ni Jesus at ng mga Hudyo sa mabuting balita ngayon. Kung mananatili kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malalaman ninyo ang katotohanan, at magpapalaya sa inyo ang katotohanan. Sumagot sila sa kanya, "Binhi ni Abraham kami, at hinding-hindi kami nagpapaalipin kanino man." "Paano mo masasabing magiging malaya kayo?" Sumagot sa kanila si Jesus, "Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, na bawat gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ngunit hindi nananatili ang alipin sa pamamahay magpakailanman. Ang anak ay nananatili magpakailanman. Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, totoong malaya kayo. Alam kong binhi kayo ni Abraham, ngunit hangad ninyo akong patayin, sapagkat walang lugar sa inyo ang aking salita. Ang nakita ko sa Ama ang sinasabi ko, at ang narinig ninyo mula sa inyong Ama ang inyo namang ginagawa." Kaya sumagot sila sa kanya, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung mga anak kayo ni Abraham, ang mga gawa ni Abraham ang inyo sanang paggagawain. Ngunit ngayon, hangadin niyo akong patayin na siyang nangungusap sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ito ay hindi gawa ni Abraham. Ang mga gawa nga ng inyong ama ang inyong ginagawa." Kaya sinabi nila sa kanya, "Kami hindi mga anak sa labas. May isang ama lamang kami, ang Diyos." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ang Diyos nga ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako galing at ako'y pumarito. Dumating ako hindi sa ganang sarili ko, kundi siya ang nagsugo sa akin." Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sister V.G. Gungon ng Sisters of Jesus Good Shepherd Pastorelle. Sinabi ni Jesus sa mabuting balita, "Kung mananalig kayo sa aking salita, totoong mga alagad ko kayo, at malinaw sa inyo ang katotohanan, at palalayain kayo ng katotohanan." Si Jesus lang ang makapagpapalaya sa atin sa mga bagay na umaalipin sa atin tulad ng kasinungalingan. Nagsisinungaling tayo dahil natatakot tayong ipakita ang ating tunay na anyo. Natatakot tayong di matanggap ng ibang tao. Ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Si Jesus ang salitang nagkatawang tao at hindi naglihim sa atin sa tunay na pakay ng pagpapadala sa Kanya ng Ama. Inialay ni Jesus ang Kanyang buhay para sa inyo, para sa akin at sa ating lahat. Kaya sa kabila ng ating napakaraming kahinaan bilang tao, si Jesus ay nanatili sa piling natin. Tunay ba tayong alagad niya? Kung gayon,
manalig tayo sa Kanya at tanggapin natin siya sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag upang matahak namin ang landas ng kabutihan at buong pusong tanggapin at isabuhay na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-iisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nagbe-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, lalo ng mga labis na apektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at iba pang sakit, at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa mga non-medical frontliners, at sa lahat ng tumutulong upang maibsan ang paghihirap ng ating kapwa. Asahan po ninyong patuloy naming ipinagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughter of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pagdarasal, pag-aayuno at pagkakawang gawa ang mga disiplinang sikaping sundin ng grasyang hatid ng Kwaresma'y ating kamtin. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque,
ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Celebrating the Pauline family year of the Word of God from November 26, 2020 to November 26, 2021 with a theme that the Lord's message may spread quickly.